Good morning, everyone. Welcome to our online worship service. Kung saan tayo ay malayang nakakalapit sa presensya ng Panginoon. Right now, this morning, as we start this worship service, check your heart this morning. Ano ba yung mga bumagabag sa iyo nitong mga nakaraang araw? Ano yung mga bagay, sitwasyon, problema na nag-dwell sa iyong isipan, na hindi, mga bagay, mga problema na hindi ka pinatulog? Right now, sa paglapit natin sa presensya ng Panginoon, isuko mo yan sa Kanya ngayong oras na ito. Ibigay mo yan sa Kanya. At tayo ay magfo-focus lamang sa Kanyang kaluwalhatian. Wala tayong ibang iisipin. Wala tayong ibang pupurihin or i-glorify. Wala tayong ibang pagtutuunan ng pansin kung hindi si Jesucristo lamang. Dahil sinabi ng Bible, lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng ito ay lilipas. Pero yung relationship natin sa Diyos, ang Kanyang salita, ito yung panghabang buhay. That's why kung ano mang bumabagabag sa inyo ngayon, isuko nyo muna yan at mag-focus lang tayo sa isang dakila at makapangyarihang Panginoong Jesus. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, today, we surrender everything at Your presence. Mga bagay na nagpabigat sa aming puso, mga kasalanan, Panginoon, na aming kinabagsakan, disappointments, failures, mga iniisip namin, Panginoon, lahat ng ito, bitawan muna namin. At mag-focus lamang kami sa pagtingin sa iyong kaluwalhatian. Ipaintindi mo sa amin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming kailangan. Hindi ang yaman sa mundong ito. Hindi ang kung anumang material na bagay. What we need is You alone, Jesus Christ. You are sufficient sa aming buhay. Kaya Lord, wala man kaming yaman ngayon, wala man kaming mga material na bagay na aming inaasam. Pero Lord, yung Ikaw na nasa aming puso, yung grasya mo, Panginoon, na nireveal mo ang iyong sarili sa amin, yun ang tunay na kayamanan. Yung relasyon na meron kami sa iyo, Panginoon, that's the real treasure. That's why this morning, we will glorify You, we will praise You, we will worship You. Salamat po, Panginoon. Gabayan niyo kami sa aming pananambahan ngayong umagang ito. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's worship Him today, church. Let us sing, He is the glorious Christ. Radiance of the Father before the dawn of time, You spoke and all creation came to be. The molecules and planets reveal Your great design. And everyone was made so we could see. So we could see that You are the glorious Christ, the greatest of all delight. Your power is unequal, Your love beyond all height. No greater sacrifice than when You lay down
join the songs of angels who praise the day and night. Glorious Christ. You left the air of heaven and breathed the dust of earth and dwell among the outcast and the poor. You came to be forsaken and died to take a curse, so you could be a joy forevermore. Forevermore. Come on, we declare. You are the glorious Christ. Songs of angels who praise the day and night. Glorious Christ. You're sitting now in heaven, enthroned at God's right hand. You've shouted dead and freed us from our fears. And though we cannot see you, you're coming back again, and all will be made right when you appear. And all will be made right when you appear. You are the glorious Christ, the greatest of all the light. Your power is unequal, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the songs of angels who praise the day and night. Glorious Christ. We will praise you. We will praise you. Worship and glorify you, Jesus, for you're enough sa aming buhay. What you have done on the cross, it's enough for us. That's our greatest treasure. Thank you, Jesus. And everything that we have, it's all about your grace. It's all about your grace, Jesus. Let's continue to worship Him this morning. Praise unmeasured, vast and free, that knew me from eternity, that called me out before my birth to bring you glory on this earth. Grace amazing, pure and deep, that saw me in my misery, that took my curse and on my blame, so I could bear your righteous name. Grace paid for my sins, brought me to life. Grace clothed me with power, do what is right. Grace will lead me to heaven, where I see your face. Never cease to thank you for your grace.
true that makes me long to be like you, that turns me from my selfish pride to love the cross on which you died. Grace and ending all my days, you give me strength to run this race. And when my years on earth are through, the praise will all belong to you. Sins brought me life. Grace clothes me with power to do what is right. Grace will lead me to heaven where I see your face. Never cease to thank you for your. Let's pray. Lord, truly, your grace is immeasurable. Your mercy is unfathomable, O God. Thank you, Lord God, because you paid for our sin and brought us to life. Thank you, Lord God, because we can run this race from beginning to the end. And we see towards the end, Lord, your grace is still there sustaining us. We thank you, Lord God, for reminding us of your unmeasured grace in our life, O God. Thank you, Lord, that we have this opportunity once again to worship and praise and honor you. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga pagkakataon na kami po ay nadarapa, ngunit bumabangon po kami dahil sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-sustain sa amin, sa lahat po ng mga nagdaang araw at sa mga araw na darating pa. At dalangin po, Panginoon, na sa oras na ito, magpakumbaba at magpaturo lamang po kami sa iyo at makinig sa iyong salita, tulad po ni Maria na nagstay lamang sa iyong paanan upang makinig sa salita mo, Panginoon. Lord, I pray na bigyan niyo po kami ng ganong klase ng puso na magpakababa at makinig lamang sa iyo. Ikaw ang magtuturo sa amin, Lord. I am just an unworthy vessel, O God. Kayo po ang makita at maitaas sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po ay magandang umaga po sa inyo. Ako po si Eman na naatasan po na magbahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ito po ay isang malaking pribilehiyo para po sa akin. So sa umaga pong ito ay meron po tayong isang topic na pag-uusapan at marami po tayong mga verses na babasahin para mas makita po natin yung ano ba talagang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa topic na ito.
So, sa araw-araw po na tayo gumigising, makikinig ng balita, marami po tayong mababalitaan, mapapanood na iba't ibang klase ng injustice. Sa on a daily basis, lalo sa mga panahon na ito, ang dami pong balita na patungkol sa injustice. So makikita natin, no, yung mga iba-ibang taong hindi nabigyan ng tamang pagkakataon o tamang hustisya sa korte, no, nahatulan ng guilty kahit wala silang kasalanan. Makikita po natin yung mga racial discrimination against iba-ibang mga lahi na discriminated sila dahil lang sa kulay ng balat nila. Makikita po natin din yung mga nababalitaan nating gender discrimination at even yung iba't ibang klase ng korupsyon sa maging sa gobyerno man o sa mga kumpanya man, no, na naaapi at na nalalamangan yung mga mahihirap at yung mga walang laban sa mga makapangyarihan. So ito mga balitang ito napapanood natin araw-araw. Even sa Amerika po, napaka matunog ngayon yung Black Lives Matter, o saan maraming mga tao ang nagpoprotesta, ipinaglalaban yung karapatan o yung pang-aapi daw laban sa mga black or colored people. So ito po ay napakaingay ngayon sa ating panahon, sa ating mga napapanood. At ito po yung mga boses na sumisigaw ng injustice or lumalaban laban sa injustice. At ito mga mensahe na ganito ay pumapasok even sa mga churches po, sa mga Christian churches, ay nagkakaroon na rin ng ganito mga klase ng mensahe at boses. At lalo na po sa ating mga kabataan, sa ating mga young people, na napaka-active ngayon sa social media, lalo pa ngayon na naka-lockdown po tayo, halos lahat ng tao, wala nang ibang magawa kundi mag-social media, no? So, lahat ng mensaheng ito pumapasok sa isipan natin, lalo na ng mga kabataan, no? Mapapanood nila, makikita at mababasa po nila, and maa-absorb nila yung mensahe, no? Dahil nga sa COVID-19, lalo po tayo naging active sa social media. But kung titingnan natin mabuti, susuriin natin mabuti yung mga pangyayaring ito at yung mga mensaheng naririnig natin, no, naiisip natin, gaano katotoo kaya ang lahat ng ito? Alin sa mga ito ang totoo ang mensahe at alin yung may halong kasinungalingan or hindi buong katotohanan ang sinasabi? So, bilang mga Kristiyano, sa tingin ko po, ay meron tayong ang higit na ating tungkulin ay suriin ang lahat ng mga bagay nang naaayon sa salita ng Diyos, no? Sabi rin naman ng Biblia, test everything, hold on to what is good. So, bilang mga Kristiyano, nais nating tingnan ang mga bagay na to sa lens ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng mundo, ano yung sinasabi ng media, ano yung sinasabi ng mga bagay na ito, at ano naman yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. So, we look at all of these things in the lens of the Bible, of the scriptures, regarding injustice. So, naniniwala po ako bilang Kristiyano, yun po yung pinakaunang tungkulin at dapat nating gawin. So, ang title po ng aking maikling mensahe ngayon is Christ and the Injustice Around Us. No? Meron lamang po akong tatlong puntos tungkol sa injustice na nais ko pong ibahagi sa inyo. Una po sa lahat is that injustice exists in the world since the ancient times. Injustice exists in the world since the ancient times. So noon pa man, hindi na po bago itong mga balitang ito. Hindi na po bago yung balita tungkol sa injustice o pang-aapi. Noon pa man po ay nangyayari na ito. Bago pa man tayo mabuhay, meron na po nito. No, sabi po sa Genesis 27:35, and he said, "Your brother came deceitfully and has taken away your blessing." Ito po yung story ni Jacob and ni Esau, no, kung saan ninakaw ni Jacob yung pagiging panganay ni Esau. At ang pinagpalit po ito sa isang bowl ng sabaw, no, dahil gutom na si Esau noon. So in a way, merong panlilinlang na naganap dahil lang dun sa pagkapanganay na karapatan na yon. So nilinlang in a way ni Jacob ang kanyang kapatid para makuha niya yung pagkapanganay. Pero dun makikita po natin, no, na noon pa man, kahit sa mga magkakapamilya, meron ng mga injustice na nagaganap.
We don't go to the fact na God is sovereign, inaalaw niya ang lahat ng mga bagay nito. Siyempre po, yun ang given fact in the Bible. Pero in the lens, in humanly speaking, dun makikita po natin sa kwento na yun na kahit sa magkakapatid pa lang, magkakapamilya, meron ng injustice na nagaganap noon pa man. No? And sabi naman po sa Psalms chapter 10, verse 8 to 10, He sits in ambush in the villages. Ito po yung abuser, no? Yung sinasabi niya sa Psalms. In hiding places, he murders the innocent. His eyes stealthily watched for the helpless. He lurks in ambush like a lion in his thicket. He lurks that he may seize the poor. He seizes the poor when he draws him into the net. The helpless are crushed, sink down, and fall by his might. So makikita po natin dito ang isang nang-aapi, isang abuser na hinahanap niya lahat ng mga mahihirap, lahat ng mga walang laban na tao. Talagang hinahunting niya para ibagsak, para abusuhin, no? Para apihin. So, nangyayari na po ito noon pa man sa Psalms. And even in the New Testament, makikita po natin to sa Matthew 18, verse 21 to 35. Ito po yung parable of the unforgiving servant. Hindi ko na po babasahin, but take note of that verse. No? Sinasabi po dito yung isang tao na binayaran yung malaki niyang utang ng kanyang master, pero siya mismo ay hindi niya pinatawad yung maliit na utang ng kanyang kapwa. So, dun pa lang makita natin na no, yung mga tao talagang mapang-api at nagkakos ng injustice even in the time of Jesus Christ. No? Excuse me po. So, ang injustice po noon hanggang ngayon ay nangyayari na. And it is just a byproduct of the sinful nature of man. Dahil nga po, nung pagpumasok ang kasalanan sa mundo, nung pumasok ang kasalanan kay Eva at Adan, at tayo po ay galing kay Eva at lahat po tayo galing kay Eva at Adan, lahat po ng klase ng kasalanan kasama ang injustice ay pumasok sa atin. No? At ang injustice nanggagaling yan sa kasakiman ng tao. At lahat po tayo, in one way or another, tayo po ay naging selfish at sakim. And in one way or another, nag-cause po tayo ng injustice sa ibang tao. No? Dahil po sa kasalanan na meron tayong lahat. Sabi nga po ni Horace, isa pong ancient writer, undeservedly, you will atone for the sins of your fathers. Sabihin, minsan yung injustice, minamana, di ba? Sabi nga nila, sa bansa natin, hindi ka pa pinapanganak, may utang ka na. No? Yung hindi mo ginawang kasalanan ay minana mo sa iyong mga magulang o nauna sa iyo. So dito po natin makikita na ang injustice po ay talagang noon hanggang ngayon ay nasa ating mga buhay. And sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. No? Sabi doon, yun nga po yung nabanggit ko kanina na mula kay Adan, nagpasa-pasa po yung kasalanan. Kasama na po doon yung injustice. No? So, it is the curse of sin. Injustice is a product of sin. No? That we have all inherited. So, doon makikita po natin sa first point na noon hanggang ngayon, nandiyan na po ang injustice. Sa anumang panahon, anumang henerasyon, even nung unang-una pang mga panahon sa Biblia, meron na pong injustice. Pangalawang puntos po is that God is for justice. No, sabi po sa Jeremiah 22 verse 3, thus says the Lord, do justice and righteousness and deliver from the hand of the oppressor him who has been robbed. And do no wrong or violence to the resident alien, the fatherless and the widow, nor shed innocent blood in this place. So, ang nagsasalita po dito ay ang Diyos mismo. At sinasabi niya, ipaglaban at protektahan nyo yung mga taong inaapi, yung mga mahihirap, yung mga foreigner, anuman yung balat, kulay ng balat nila, anuman yung pinanggalingan nilang bansa, dapat sila ay maprotektahan dahil wala silang laban kung nandun sila sa ibang bansa, no? Yung mga walang magulang, yung mga namatayan ng asawa, lahat ng mga na-discriminate, lahat ng mga naapi, lahat ng mga nasa
sabi nga, nasa laylayan ng lipunan, nasa ibaba, no? Dapat sila ay pinaglalaban, no? Sabi ng Diyos mismo. So God is for justice. And another verse to support that is Deuteronomy 27 verse 19. Ang sabi po dito, "Cursed be anyone who perverts the justice due to the sojourner, the fatherless, and the widow. And all the people shall say, Amen." So sinasabi doon ng Diyos, sumpain lahat ng mga umaapi, lahat ng mga nagnanakaw ng hustisya laban sa mga walang laban. Diyos po ang nagsabi niya, no? At sabi po sa Proverbs 22 verse 22 to 23, "Do not rob the poor because he is poor, or crush the afflicted at the gate. For the Lord will plead their cause and rob of life those who rob them." Yun pong isa mas matapang pa pong statement yun na sinasabi ng Diyos doon, lahat ng nang-aapi at pumapatay sa mahihirap, siya mismo ang kukuha ng buhay ng mga taong to na nang-aapi sa mga walang kalaban-laban, no? He will avenge. Siya mismo ang gaganti. Siya mismo ang kung kailangan kunin ang buhay nila dahil kinuha rin nila yung buhay. Ang Diyos mismo ang gagawa nun. So, dun makita, no, natin paulit-ulit na emphasis na ang Diyos ay after justice, no? Siya ay Diyos ng hustisya. Alam niya kung sino yung mga biktima, lalo po ngayon sa panahon natin sa COVID-19 or ito pong panahon na marami po ang mga negosyong nagsara, marami po yung mga hindi nabigyan ng ayuda kahit sila yung dapat nabigyan dahil ninakaw ng iba yung tulong na para sa kanila. Mababalitaan po natin yung mga na-stranded sa Metro Manila na hindi makauwi ng probinsya, wala silang masakyan, wala na silang kabuhayan, wala na silang pera. No, lahat ng mga injustice na ito, hindi po bulag ang Diyos para hindi ito makita. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Lahat ng mga injustice na nagaganap ay hindi lingid sa Kanya. At lahat ng injustice na nagaganap sa buhay mo at sa buhay ko ay hindi lingid sa Diyos. Alam niya lahat ito. Because He is a God of justice, no? He is a God that presses for justice and He is against injustice. No? And even in numerous verses in the New Testament, sasabihin ko na lang po yung verse pero hindi ko na po mababasa lahat. Matthew 11:5, Matthew 19:21, Luke 4:18, Luke 14:13-14. Sinasabi po at pinapakita po dito kung paano sinabi ni Jesus na siya ang kaibigan ng mga mahihirap, makasalanan, no? Siya ay malapit ang puso niya sa mga taong inaapi, no? In fact, pag may mga gathering, sino po yung mga kasama niya? Mga bulag, mga may sakit, mga Samaritan na tinataboy ng mga Hudyo, mga prostitute, no? Mga tax collector na kinamumuhian ng mga tao nung panahon niya. Ito po mga taong ito, no? Yun po yung laging kasama ni Jesus nung panahon niya. His heart is for these people, no? Na nakakaranas po ng injustice. And it is very much in contrast o kontra dun sa pananaw ng tao nung panahon niya at nung mga panahon bago siya dumating sa mundo. No, kasi noon po, ang pananaw ng mga tao, kapag ikaw ay Diyos, nakikinig ka lang sa mga makapangyarihan, sa mga mayayaman, sa mga maimpluwensya. No, kaya, pag nagsalita na yung makakapangyarihan mga tao, sasabihin nila, ito ang kakampi ng mga gods. Ito ang kakampi ng mga Diyos. Ito ang mensahe ng Diyos mismo. And then, darating si Jesus at sasabihin niya, "Blessed are the poor in spirit." It's a contradiction sa alam ng mga tao na, hey, ang Diyos ay para sa mga makapangyarihan at malalakas at mayayaman. Pero sinasabi ni Jesus, no, ang Diyos ay para sa mga mahihirap at ina-admit nila na sila ay mahirap yung kanilang estado, no, yung meron silang matinding pangangailangan para sa Diyos. Yun yung puso ng Diyos, no. Pinakita ni Jesus yun, na He is for these people who are oppressed and suffering injustice. So, makikita po natin doon that God and Jesus Christ Himself is for justice. He is a defender of those who are poor. And but take note, ito po yung pinaka-importanting point. We can see na si Jesus ay para sa mga mahihirap at para sa mga inaapi,
pero hindi ito yung pinaka mission o pinaka purpose kung bakit siya dumating, kung bakit siya naging tao tulad natin, tulad mo at tulad ko. So I come to the third point, which is God's justice is far better than how the world defines it, no? So again, una pong point is injustice exists in the world since the ancient times. Pangalawa, God is for justice. Ang Diyos ay para sa hustisya. Para ang pangatlo, God's justice is far better than how the world defines it, no? Una sa lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos, alam niya kung sino ang lumalaban talaga para sa injustice at sino ang mga peke, no? Makikita po natin ito sa isang verse in John 12, verse 4 to 8, sabi dito, "But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, 'Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?' He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. And having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Jesus said, 'Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me.'" So parang sinasabi po ni Jesus sa pangyayaring to na, Judas, sinong niloko mo? Hindi ka para sa mahihirap. Hindi mo gusto talagang tulungan yung mahihirap. Gusto mo lang magnakaw. Diretso. Diretso niya pong sinabi yon, no? So, alam ni Jesus ang puso ng tao. Kung ikaw ay talagang para sa mga mahihirap, kung talagang pinaglalaban mo yung injustice, o nagpapanggap ka lamang, no? At marami po ngayon sa panahon natin, mapapanood natin sa TV, sa balita, no? Lumalaban sila, ibagsak, injustice, ipaglaban ang mga inaapi. Pero pag tiningnan natin itong mga taong ito na malalakas yung mga boses, dapat itanong natin, ano ba talaga yung pinaglalaban nila? Totoo kaya talagang para sila sa mga mahihirap, para sa mga inaapi? O sila mismo yung nang-aapi, no? O sila mismo sa likod ng kamera, sa likod ng walang nakatingin, sila mismo yung nagnanakaw at nang-aapi ng mga mahihirap, no? Alam ng Diyos kung sino sila, kung totoo yung pinaglalaban nila o hindi. Ayoko pong magbigay sana ng political example, pero isang magandang example po dito, Palestine versus Israel, no? Alam ng Diyos kung yung mga Palestine ay pinapalabas nila na sila ay inaapi, o sila mismo rin ang nang-aapi sa kapwa nila, Palestino, para makita ng mundo na we are victims, pero sila mismo ay nagvi-victimize ng sarili nilang kalahi, no? Alam ng Diyos yan. It is not secret to God. Itago man nila yon sa television, ay alam yun ng Diyos. So, pinapakita po dito yon sa verse na binasa po natin, no? That Jesus knows the heart of man. Jesus knows kung sino yung para sa totoong justice at sino yung nagpapanggap lamang. And Jesus was never an advocate of such approach to justice. No, ang hustisya na para sa na ayon sa Diyos ay hindi yung mapagpanggap na hustisya na para lang palabasin na isa kang biktima, pero sa katotohanan ay ikaw rin mismo ang nangbibiktima. Hindi po ito yung advokasiya o yung purpose ni Jesus. Ang si Jesus has genuine justice, no? Alam niya na siya ay para talaga sa mga inaapi at hindi siya yung ito, hindi ito isang palabas lamang, hindi ito isang pagpapanggap, no? Nais niya talagang abutin yung mga totoong naapi. He is after truthful justice and not pharisaic justice, no? Na isa lamang display para lang kaawaan, para lang magpakita ng simpatya sa tao, pero hindi naman totoo yung pinaglalaban talaga. So, nakikita naman po natin doon na dapat suriin natin lahat ng napapanood natin, lahat ng nakikita natin sa TV, suriin natin bilang isang Kristiyano, totoo kaya talaga yung pinaglalaban nila. We have the duty, no, to find the truth, no, and compare it to what the scripture said. Kailangan, huwag nating basta lang pinakinggan, kundi magkaroon tayo ng isipan na hanapin, ano ba talaga, totoo ba talagang paglaban yan sa injustice o isa lamang pagpapanggap tulad ng ginawa ni Judas, no?
I believe na ito po yung isa rin sa ating dapat maging duty bilang Kristiyano. So, sa akin pong pagtatapos, in conclusion, no, sa akin pong binahagi sa inyo. Una po sa lahat, isang ending statement or point is that Jesus' purpose for man is salvation and not revolution. No, ang purpose ni Jesus ay kaligtasan at hindi rebellion, no? Sabi po sa John chapter 6 verse 14 to 15, when the people saw the sign that he had done, they said, "This is indeed the prophet who is to come into the world." Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. So, yung mga tao nung panahon ni Jesus, nung nakita nila yung miracles, nung nakita nila yung power na dinisplay ni Jesus, sabi nila, ito ang hari, ito ang prophet na magliligtas sa atin sa pang-aapi laban sa Roman government. Siya, yung magre-revolutionize ng gobyerno natin, ng pamahalaan natin dito sa Israel. Dahil matagal na tayong sinakop ng mga Romans, no? Pero si Jesus, alam niya yung na yun ang pag-iintindi ng tao sa kanya at hindi yun yung kanyang purpose. Kaya siya ay lumayo. Siya ay he withdrew himself. Sabi doon, nagpunta nga siya sa bundok. Talaga nagtago siya. Kasi hindi naman yun ang purpose niya kung bakit siya dumating, no? And in Acts chapter 1 verse 6, ang sabi po doon, so when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" No, pinakita po, even ang nagsabi po nito yung mga disciples niya. Sa kabila ng nakita nila yung miracles ni Jesus, nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus, nakita nila namatay si Jesus at nabuhay na muli, nakita nila lahat ng ginawa ni Jesus. Pero alam nyo, mali pa rin yung pananaw nila pagdating sa Acts. Ang sabi nila, "Lord, ano na, ibabagsak mo na ba yung Roman government? I-restore mo na ba yung kingdom of Israel?" Hanggang sa panahon na yon, hindi pa rin nila na-gets, no, yung totoong mission o totoong purpose ni Jesus, no. So ano ba talaga yung totoo niyang purpose, no? Makikita po natin 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God," no. So ang purpose ni Jesus ay higit hindi i-solve ang problema ng gobyerno nung panahon niya o pabagsakin yung mga nangaapi nung panahon niya. Ang pinaka-purpose niya ay iligtas ang tao sa kasalanan na higit na malaking problema kaysa ano paman. Sabi nga po ng isang nabasa ko po sa Facebook kanina umaga lang po, na kung ang problema natin ay ekonomiya, God would send an economist. Kung ang problema natin ay kalusugan, God would send a doctor. Kung ang problema natin is politics, God would send a politician. Kung ang problema natin ay entertainment, God would send a comedian. But our greatest problem is our sin, no? That we are destined to eternal damnation. That we are to be punished by God because of our sinful nature. So God sent a savior to save us from our sin. No, doon malinaw na sinabi yun ni D.A. Carson na tayo, ang pinakamalaking problema ho natin ay ang ating kasalanan. At yun po ang dahilan kung bakit pinadala si Jesus sa mundo. Kung bakit siya nagkatawang tao para mamatay sa ating mga kasalanan. Na pinakamalaking problema ng tao noon hanggang ngayon, anumang henerasyon, anumang panahon, yung korupsyon ng kasalanan. At isa na doon yung injustice. Bunga lang yon ng kasalanan. At yung kasalanan na yon, yun yung dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. So, dapat we go back to that core purpose of Christ. Yun ang pinaka-purpose niya. Higit sa ano pa mang issues na meron tayo ngayon, ang pinakamalaking issue sa atin ay yung issue ng kasalanan natin. At yun po yung sinolve ni Jesus by dying on the cross, no, for our sin. So, Jesus' purpose for man is salvation and not revolution. And number two is that Jesus alone displayed genuine justice and far more than genuine justice. Sabi po sa Romans 9, ito po yung huling verse na babasahin natin. Romans 9, verse 22 to 26.
What if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory, even us whom He has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles, praise God. As indeed He says in Hosea, "Those who were not my people, I will call my people. And her who was not beloved, I will call beloved. And in the very place where it was said to them, 'You are not my people,' there they will be called sons of the living God." Praise God for that, no? Na, ngayon po sa panahon natin, marami nga po tayong marinig ng mga ideas na sabi nila, injustice, ibagsak ang gobyerno dahil sa injustice, ibagsak ang mga pulis, alisin ang mga pulis, because there's so much injustice, no? Ang nice ko lang sabihin sa mga taon sumisigaw ng ganito, why don't you take a look at the justice that Christ brought at the cross, no? Na nung sinabi doon, kasi ang Biblia po, dalawa lang po ang race. Hindi po black, hindi po brown, hindi po white, hindi po red, hindi po blue. Sa Biblia po, dalawa lang. Jews and Gentiles. Jews, yung mga pinili ng Diyos, chosen nation, chosen people. At tayo po, the rest of us who are Gentiles, we were not chosen. We were outside of His salvation. Pero pinakita po dito, no? Yung sinabi nga po sa Book of Hosea, that those who were not my people, I will call my people, and her who was not beloved, I will call beloved. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas. Umapaw sa atin yung kaligtasan na para lang sana sa mga Hudyo, pero binuksan niya para sa atin. Nagkaroon tayo ng right. Sabi, He gave them the right to become children of God. You and I, tayo na hindi mga Hudyo, we had that right. Ngayon, doon mo makikita, yun yung totoong equality. Ang dami ngayon sumisigaw, equality, equality. Pero kung titingnan nyo sa Biblia, yun ang totoong at makabuluhan at eternal na equality. No? Na tayo na hindi Hudyo, na tayo na mga Gentil, became equal in terms of at gaining salvation because of Christ alone. Siya yung totoong lumaban. Siya yung totoong nagpakita ng equality. Nagkaroon tayo ng pagkakataong maligtas kahit wala tayong karapatan. At siya lang ang gumawa nun. Diba? What is more beautiful than that, mga kapatid? When God demonstrated that equality between Jews and the Gentiles. At hindi po ito effort natin. Ito po ay ginawa ni Jesus mismo, ng Diyos mismo. Siya ang gumawa ng paraan para mangyari ito, no? So, ano yung sinisigaw ng mundo ngayon tungkol sa injustice, no? Ano ba talaga yung totoong kailangan nilang marinig? Bilang Kristiyano, bilang tumatayo tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, mas higit na kailangan nilang marinig ay ang mensahe ng krus, ng Kalbaryo. Kung saan, dun sa krus ng Kalbaryo, pinakita ni Jesus yung kanyang pagiging yung siya na naging tao, at pinakita niya yung kasalanan ng tao para mapatawad itong mga kasalanan ito sa Diyos, no? Ito yung tanging mensahe that tells us na ang Diyos na hindi lumalayo, or basahin ko na lang po sa English, it is the only message that tells of a God who does not turn away from the mistreatment of the innocent and does not let the wicked go unpunished. In the cross, He is both the judge and the justifier of sinners. Ulitin ko po yun. It is the only message that tells of a God who does not turn away from the mistreatment of the innocent and does not let the wicked go unpunished. In the cross, He is both the judge and the justifier of sinners. No. Kung unawain po natin yun, grabe, napakaganda ng ginawa ng Diyos. No? Na merong injustice, ito po yung mga tao na nagrebelde laban sa Diyos dahil sa kasalanan. And then, pinagsama niya po yung biyaya at yung justice. At yung justice po,
hindi po ito yung pinaglaban ng mga nagrarally, no? Yung justice po, yung injustice, ay Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ma-resolve ito. Na siya yung judge, kasi po, kung sasabihin po natin hustisya, ang totoong hustisya po tayong lahat dapat nasa parusahan. Dapat po tayo ay ipadala sa impyerno dahil sa ating kasalanan. We deserve that. That is justice. Ang justice po, parusahan yung dapat na parusahan. Di ba po? Pero, sabi nga po, higit pa sa justice yung ginawa ng Diyos. Ang pinaapaw niya yung kanyang grace. No? Na dapat parusahan, justice, pero siya mismo ang gumawa ng justice, siya ang pinarusahan. At higit sa lahat, more than that, siya ang nagpakita ng biyaya niya, no? Ng kanyang habag at biyaya. So, combination of justice, mercy, and grace. Yun po yung nakita natin sa krus ng Kalbaryo. And there's nothing more beautiful than that. Anumang mensahe yung sabihin ng mundo, pinaglalaban ng mundo, wala pong hihigit sa mensahe ng krus na yun. Ng krus ng Kalbaryo, where justice and mercy reigns. No? Where we can see the justice brought by Christ. So, masama ho bang ipaglaban ang mga inaapi? Siyempre po, hindi. Kung kailangan, meron po mga inaapi sa ating paligid at meron po tayong magagawa para makatulong, let's help. As a Christian, that is our duty. Kung ang Diyos mismo, umaabot siya sa mga mahihirap na tao, sa mga widow, sa mga fatherless, how much more tayo po bilang Kristiyano? Kaya nga mga Kristiyano, sila yung unang nagtayo ng mga bahay ampunan, sila yung unang kumalinga sa mga babaeng ginahasa, inapi, sa mga walang magulang, sa mga feeding program, sila yung umabot sa mga taong laging nagugutom. Lahat po yan, sinimulan ng mga Christian organization. So, it is our duty, no, to help those who are helpless. But as believers, dapat po nating tandaan na first and foremost, bago tayo naging citizen ng mundo, tayo po ay mga Kristiyano. Tayo po ay nabibilang sa Panginoon. Kung totoong tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, our first and foremost duty is to be a Christian, more than to be a Filipino. No, I'm not saying sinasantabi natin yung pagiging Filipino, pero dapat nating i-prioritize that we are first Christians standing in what the Word of God says. No, kung passionate tayo sa mga protesta, sa mga napapanood natin sa television, ang hamon ko po sa atin, ang encouragement ko po sa atin, mas tingnan natin yung mensahe over sa mga mensaheng narinig natin. Ano yung mensahe ng krus ng Kalbaryo na baka nakakalimutan na natin, no? Kung saan, kung lumalaban sila laban sa injustice, ano yung justice na pinakita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? 2,000 years ago. Kung paanong pinakita niya ang justice and grace, no? Nung namatay siya sa krus para sa atin. So, sana wag nating makalimutan ang pinakamagandang mensaheng ito. At naniniwala po tayo na itong mensaheng ito, una at pinakahigit sa lahat, ito po yung mensahe na dapat marinig ng mundo ngayon. So nawa ito po ay maging reminder at kalakasan at karunungan po para sa ating pun lahat. So bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong salita, sa iyong ibinahagi po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kapag po tumingin kami sa mga nangyayari sa aming paligid, napakarami pong iba-ibang mensahe, iba-ibang idea, iba-ibang paglaban o pinaglalaban. Ngunit Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa pag-remind sa amin na tumingin sa pinakamahalagang mensahe sa lahat sa buhay namin. At pinakamagandang mensahe para sa mundo na pinakita sa krus ng Kalbaryo, kung saan ang hustisya at ang biyaya ay nagtagpo. At yun ay yung pagkamatay ni Kristo. Kaya salamat po, Panginoon, sa paalalang ito. Lord, hindi ko po kayang baguhin ang puso ng bawat isa. Kung meron man pong mga iba-ibang estado kami ng puso ngayon, Lord, hindi ko po mababago. Pero Ikaw, Banal na Espiritu, Ikaw ang kumilos sa aming lahat, Panginoon,
kumilos ka at paliwanagin mo ang aming isipan tungkol sa sinasabi ng iyong salita. Kung ano yung pinaka mahalagang mensahe na dapat naming maalala, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng mga ingay sa aming paligid, marinig namin ang iyong tinig. Marinig namin yung iyong paalala sa amin, Panginoon, upang maintindihan namin sa pamamagitan ng iyong salita kung ano ang pinaka priority or purpose namin bilang mga niligtas mo at naging anak mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa iyong biyaya, ikaw ang totoong nag-establish ng equality na dapat hindi kami ligtas, dapat wala kaming karapatang maligtas. Subalit binigyan mo kami ng karapatan, Panginoon. At ngayon ay nararanasan namin itong kaligtasan na ito dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya salamat, O Jesus, sa iyong dakilang pagmamahal at sa iyong ginawa para sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para tubusin ang mga nagkasala sa iyo. Salamat, O Jesus, kayo ang patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Elder Eman, sa mensahe mo at salamat din sa buhay mo na ikaw ay nagpagamit sa Diyos upang ipangaral ang kanyang salita sa linggong umagang ito. Ngayon din ay nagpapasalamat po tayo kay Godfrey Manalo sa patuloy niyang pagpapagamit din sa Diyos sa panguna po ng ating pananambahan. Sa mga kapatiran po natin na nasa likod ng Sunday video worship po natin at maging sa paggawa po ng ating Sunday school para sa mga bata, maraming salamat po muli sa inyong mga buhay. Nais lang po nating ipaalam sa inyong lahat na sa most probably po ay sa July 12 na po tayo magsisimula ng ating linggong panambahan. Hihintayin pa po natin ang anunsyo ng Malacanang sa pamamagitan po ng ating Pangulong Duterte kasama po ng IATF at ng Department of Health. At maging ng paghintay po natin ang anunsyo ng ating mayor dito po sa Kawit sa, para po sa ating local government. Hinihiling ko lang po na tayo po ay patuloy na mag-ingat, magpanalanginan ng patuloy. Ginagawa po ng lahat ng pastoral staff ang paghahanda upang ang ating bahay-sambahan ay isang ligtas na lugar. At inaayos pa rin po namin ang mga proseso at sistema ng ating pananambahan. Ang lahat naman po ng involve at concern ay kumikilos upang sa gayon sa ating pagbabalik pagtitipon sa pananambahan, tayo pong lahat ay payapa at tayong lahat po ay sumusunod sa pamantayan at sa mainaasahan ng ating pamahalaan. Mag-ingat po kayong lahat, pinapanalangin ko po kayo, mahal ko po kayong lahat at tayo po ay huwag manawa na magtiwala sa Diyos sa lahat ng ating pangailangan.